at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkataukang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa buong katawan, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kakasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapeng sumipit sa baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako,
ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Hirap kaisa ni Kristo ang kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilikim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinalong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila
ay hindi nakuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay itong sinabi ng ating Panginoon sa dulo ng ating Ebanghelyo. Ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Papaano ba ang isang paraan ng pagtatatwa sa ating Panginoon? Kung tayo ay nagkakasala, itinatatwa natin ang Panginoon. Tinatalikuran natin siya. At kung itinatatwa natin ang Panginoon, itatatwa rin tayo ng Panginoon. Papaano? Kapagkat nagkakasala tayo, hindi tayo tatanggapin sa langit pagdating ng ating kamatayan. Saan tayo tutungo? Sa impyerno. Kung nalusutan natin ang impyerno, magtatagal naman tayo sa purgatorio. Kaya, huwag tayong magkasala laban sa Diyos. Itinatatwa natin ang Diyos, ang ating Panginoon, kung tayo ay nagkakasala. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ang ating tugon, Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag,
naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o reliyoso o at reliyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin ay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw
ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob, na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at
para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin
sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mo na laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.